pagkakataon talaga na may mga pagsubok na dumadating sa ating pong buhay. May mga problemang dumadating sa ating pong buhay. Sis, sabi ko nga, sis, siguro'y paraan ng Diyos yan para mas matatagin kayo. Hindi man yan galing sa Diyos, pero siguro, inalaw yan ng Lord para mas tumibay kayo. Para mas tumatag ang inyong mananampalataya. Kasi, nandoon na kayo sa daan na gusto ng Panginoon na tahakin niyo. Ng pagiging Kristiyano, sabi ko nga, pagiging Kristiyano, maraming balakid kong minsan. Maraming hadlang, maraming bagay na magpapahinas sa inyo. So, to cut the story short, natapos naman yung aming usapan, mahigit 30 minutes. Ano po? In 30 minutes, most of the time na kausap ko siya, talagang nakikinig lamang ako. The last part na lang ako nagsalita, no? Bago siya siyempre, ipanalangin. Gaya ka ng palagi ko po sinasabi sa inyo, kapag may lalapit sa inyong papa-counseling, huwag niyong hahayaan umalis siya na hindi niya na ipapanalangin. Malaking bagay kasi yun na maipag-pray niya siya. Malaking bagay na sa pamamagitan mo ay lumapit kayo sa ating Panginoon para idulog yung kanyang nararanasan. Idulog yung kanyang problema. Now, nasabi po no, ni Tim Namdeo, ayan, so isang author ng libro, where there is problem, there is an opportunity to learn something new. Where there is problem, there is an opportunity to learn something new. Sapagkat sa pagre-resolve ba natin sa mga problema, may mga bagay tayo natututunan. Tama po ba? Amen. May mga bagay tayo natututunan, nakakahanap tayo ng paraan. Nare-realize natin na meron pala akong ganitong potensyal. Dahil sa problema ang dumating, meron ka palang ganitong angking talino. Meron ka palang ganitong angking na kakayanan, ano po, na ikaw ay nagiging resourceful. Sapagkat ang mga Pinoy, mga kapatid, hindi lang tayo resilient. Ano po, pag sabi resilient, kapag bumagsak at bumabangon, ano po, tayo din ay resourceful. Ano po, sa mga problema, sa mga kagipitan na dumadating, hindi tayo naubusan ng paraan na maaari nating magawa para ma-resolve yung ating problema. And then, another, sabi nga, no, ships don't sink because of the water around them. Ayan. So, siguro naman, nabasa nyo na ito, quotation na ito, no? Ships sink because of the water that gets in them. So, don't let what's happening around you get inside you and weigh you down. Napakagandang analogy nito, mga kapatid, kasi tayo, para tayong barko. Ayan. Ang barko, may mga malalaki, may mga maliliit. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Malaking barko yan. Kasi maraming karga yan. Ano po? Ayan. So, sabi nga, para tayo mga ships. Ang mga barko, ang mga ship, kapag sila'y naglalayag na, pag sila'y naglalayag na, lumulubog sila, hindi dahil sa tubig sa paligid nila, kundi kapag pinasok ng tubig ang barko, lulubog yun. Lulubog yun. Parang ganito rin po yung buhay natin. Ano po, sabi nitong quotation po na ito, hindi babagsak ang buhay natin, hindi babagsak ang pananampalataya natin, hindi tayo mawawala sa ating sarili, hindi tayo panghihinaan, kung hindi natin hahayaan na yung mga nangyari sa paligid natin ay pumasok sa atin. Palagi po natin tatandaan na ang Diyos ang ibinibigay sa atin, inner peace. Binibigyan tayo ng Diyos ng kapanatagan, kapayapaan sa ating pong kalooban, despite sa mga bagay na nangyari sa ating pong paligid. Sapagkat ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Amen. Amen po ba? Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. At kapag habang may pag-asa ang isang tao, hindi siya nawawalan. Ano po, hindi siya nawawalan ng lakas, hindi siya nawawalan ng, sabi natin, magagawa niya, ano po, para makapagpatuloy sa buhay. Kasi ito yung magandang bagay na nagagawa sa atin ng pag-asa. Amen. Amen po ba? Nasusunod po ba natin? Now, according po sa ating pong nabasa, ano, sa 1 Peter chapter 1, verse 6 hanggang sa verse 7, ang sabi po dito, ito'y dapat ninyong ikagala kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob na maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto, ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. So reading from what Peter have written, ay malalaman po natin na ang pananampalataya natin in order for our faith ay ito'y maging dalisay, makitang tapat sa ating pong Panginoon, nagiging paraan pala yung mga pagsubok at problema na dumadating sa ating pong buhay. Amen, amen po ba? Dito natin makikita kung gano'n tayong katapat sa ating Panginoon. Palagi ko po sinasabi sa inyo, no, na ang mga problema at pagsubok dumadating sa ating buhay, testings dumadating sa ating buhay, hindi para makita ng Diyos kung tayo ay tapat,
Kasi kilala tayo ng Diyos. Dumadating ito sa ating pong buhay upang para maunawaan natin ang pananampalataya natin. Upang para makita natin kung talaga bang tayo tapat sa paglilingkod sa Kanya at sa pananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Amen, amen po ba? Amen. Now, since ang buhay natin punong-puno ng problema, since ang buhay natin ay punong-puno ng pagsubok, hardships, sufferings. Now, bilang mga Kristiyano, ito po yung pag-inilayan natin ngayong gabi, no? How a Christian handles hardships in life. Una sa lahat, bago tayo magpatuloy sa ating topic, tanongin yung katabi mo, Kristiyano ka ba? Kristiyano ka ba? Ano kaya ang sagot niya? Amen. Parang hindi kayo confident na mag-sagot. Nahihiya tayo. Bakit? Kasi may kasalanan tayo. Ano po? Ang mga Kristiyano naman, my dear brothers and sisters, we are saints in the making. Ano po? Tayo yung mga Kristiyano, dahil na yung pananampalataya tayo sa Panginoon, tayo sumusunod sa Kanya, although hindi pagganap. Pero ito yung layunin natin, ang maging ganap ang pagiging Kristiyano natin. Now, kung tayo yung nagsasabi na tayo yung mga Kristiyano, para sa atin ang mensahe sa gabi ito. Alam nyo kasi mga kapatid, somehow may pagkakaiba sa pag-handle ng problema ang taong makamundo sa isang taong may takot sa Diyos. Tama po ba? Amen. Kasi ang taong makamundo, walang takot sa Diyos, kapag ka may problema at nagigipit, sa patalim, kumakapit. Nasusunod po ba natin? Amen. Meron po ako napanood na documentary. Ano po? Iba't ibang klaseng documentary sa jail, documentary sa bar, sa club, documentary sa mga charitable institutions, sa bahay ampunan. Ano po? So, yung napanood ko sa jail, ayan, so, may mga na-interview sa kanila na ang kaso nila, drug trafficking, human trafficking, murder, holdupping, pang-snatch. So, tinatanong sila, bakit kayo dumating sa ganun? Kasi ang hirap ng buhay. Kasi ang hirap ng buhay. May mga babae naman na in-interview, no? Pero hindi pinapakita yung kanilang mukha. Nagtatrabaho sila sa bahay aliwan. Sabi natin, bahay aliwan. Ano po, bakit, why do you end up in this situation? Sabi nila kasi, ang hirap ang buhay. Walang pagkukuna ng sapat na financial. It all goes down with their financial problem. Siguro minsan, may problema sa pamilya at ang tanging parada lang nila yung ganun. Ano po? But, ang bottom line, iba ang pamamaraan ng isang taong may takot sa Diyos, isang mananampalataya, isang Kristiyano, sa pamamaraan ng taong makamundo. Ito po yung pagninilayan natin. Dahil tayo nagsasabing tayo po yung mga Kristiyano, dapat nakikita sa atin yung ating pinagninilayan. Nakikita sa atin pong buhay at naya-apply natin sa ating buhay yung binabasa natin sa salita ng Diyos. Gano'ng katagal na ba tayong prayer partners? Tanongin yung katabi mo, gano'ng katagal ka na bang kapatiran? Gano'ng katagal ka ng kapatiran? Siguro yung iba sa atin, long before we became prayer partners, laban na tayo ng simbahan. Natipo na tayo kay Lord. Merong, alam natin na tungkulin kay Lord at least once a week na tayo magsimba. Alam natin kailangan natin magkumpisa. In short, nataniman na yung ating pong puso ng gampanin bilang isang mananampalataya. At tayo ay may takot sa Diyos. Now, as we became prayer partners, dito mas lumalalim yung ating pong kaalaman sa buhay lingkod, sa buhay pananampalataya sa ating Panginoon. Na hindi lang pala sapat na nagsisimba tayo, kundi there's more. Kung may mga bagay pa na higit na kailangan natin gawin, may mga bagay tayong kailangan isakripisyo para tayo makasunod ng lubusan sa ating Panginoon. Now, bilang mga Kristiyano, paano po ba natin haharapin ang mga problema ang dumadating sa ating buhay? How should we face? How should we deal with these problems? Ano po? Una, bilang Kristiyano, alam natin, you should bring everything in God's hands. Ito ang automatic response ng isang Kristiyano na dumadanas ng paghihirap. Wala siyang ibang tatakbuhan, wala siyang ibang lalapitan, kundi ang Panginoon. In every season ng kanyang buhay, masaya man siya, malungkot, may mabigat man siyang dinadanas, o siya man ang nanggiging pagpapala sa ngayon, ang automatic response niya, ang automatic na gagawin niya, lumapit sa Panginoon. Amen. Bakit? Kasi ang nakikipag-isa kay Kristo ay isang mabagong nilalang. Ibig sabihin, you already forgot yourself. Hindi ka na self-centered. Ang buhay mo ngayon, nakatuon na sa ating Panginoon. Whether masaya man yan, whether malungkot man yan, whether mabigat man ang buhay mo sa ngayon, whether magaan man ang buhay mo sa ngayon, ang pinakaunang mo laging nilalapitan at tinatakbuhan, ang Panginoon. Lalo na, kapag meron kang mabigat na problema, ang pinakaunang mo tinatakbuhan palagi ang Panginoon. Alam niyo po, nung babasahin natin yung Psalms at yung Aklat ng Mga Hari,
and particularly kay King David. Si King David kasi mostly ang Psalms, siya ang sumulat nun at si Solomon. Ano po? So kung babansinin po ninyo yung mga akda ni David, hindi nagkukulang si David na sabihin sa Panginoon, Lord, sa'yo lamang ako lalaki. Sa'yo lamang ako lalaki. Nawa, mga kapatid, ano, since napagninilayan din natin ang Biblia, maging ang buhay ng mga tao sa Biblia, isang magandang katangian ni David, ni Haring David, ano po, ay nakadepende siya sa Panginoon. Nawa, ano man po yung problemang harapin po natin, ang pinakauna natin laging lapitan sa pamamagitan ng pananalangin ay ang ating pong Panginoon. Amen. Amen po. Amen. Tanongin mo yung katabi mo, paano ka mag-pray? Paano ka mag-pray? Paano kaya siya mag-pray? We have different styles of prayer. Pero alam niyo po, ano, isang panalangin lang na nakalulubot sa Panginoon. Kahit hindi ka nakaluhod actually, kahit hindi ka nakapikit. Yes. Po, kahit hindi mahaba yung prayer na binibigkas mo. Ito po yung panalangin na kapag ang puso mo mismo lumalapit sa Panginoon. Kapag ang puso mo mismo lumalapit sa Panginoon. That when you ask something, ano, ang unang gagawin mo ay hindi humingi, kundi Lord, have mercy on me. Kailangan kita ngayon. Nasusunod po ba natin? Amen. Nasusunod po ba natin? Ano po? Hindi kasi tayo yung Kristiyano na Lord pahingi. Hindi po. Hindi po. Kundi tayo yung mga Kristiyano that we acknowledge ourselves, our status sa harapan ng ating Panginoon. Na hindi tayo karapat dapat sa grasya ang ibibigay niya. Pero kailangan natin siya sa ating buhay. Amen. At ang tugon naman ng ating Panginoon, gusto niya tayong mahalin. Gusto niya tayong kaawaan. Gusto niya tayong mahabagan. Kaya naman, God always answers our prayers.